For sure, ang Workhorse Force, hindi sila papayag na magkakaroon ng puntos dito ang Execration. This draft is, of course, brought to us by Smart. Let's go, Rob! Eve, Vanagad sa work. Yes, ako, gaya nga lang sinabi mo kanina, roller coaster ride ang ating Group B kasi ang Group A natin, well, secure na natin. Kilala na natin ang mga papasok sa playoffs, pero a much-needed win for Execration dito sa series na to. Yeah. Workhorse Force naman, kailangan din nila tong points na to para naman makaangat sa kanilang mga kasama sa Group A para ma-secure naman ang upper bracket. Kasi ganun din eh, kung iisipin mo, kung ikaw ang nasa Group A, pag ikaw yung nasa upper bracket, mas makakahinga ka ng maluwag. Yes. Sa playoffs, mayroon kang double life. Kapag nanalo ka naman, makakapagpahinga ka eh. Exacto. Konti lang yung laban mo eh. Ano, the shortest path papunta sa Grand Finals. You only have to win 2 series tapos Grand Finalist ka na. Oo, di ba? So, I mean, bakit ka pa, though may mga teams talaga na gusto na nasa, hindi man gusto, na work around nila yung lower bracket, pero you wouldn't want to be on that position kasi anytime, ito yung mga tinatawag natin even sa mga main qualifiers natin, yung mga lason, na hindi natin ma... Hindi natin masabi kung ano ang mga pwedeng mangyari. Pero going back dito sa ating draft, Manjin, Workhorse Force, they will be removing Benedetta and Eve. Meanwhile naman sa Execration, itong Selena and itong Johed. So, siguro magandang gawin nating emphasis dito or for Execration, ano nga ba yung nagiging mali sa mga, or rather, nagiging mistakes nila? Well, according din sa kanila mismo, it's more on the miscommunication. Yung synergy ng mga skills na ginagamit nila. Like for Kelra, on the Harit, tapos yung Farsa ni Etomax. Nag-agree ako sa dyan, Robe, kasi kung isipin mo since nagbago yung meta natin, mas kailangan mo na yung communication na sinasabi. Kasi nung last time, yung mga around season 5, meron ka nung mga funnel na asa ka na dun. Parang ngayon, meron kasing mga certain role na kailangan mo na talagang mapunan. Like yung gold laner, yung XP laner, na kailangan mo lumamang dun kahit anong mangyari. So may mga ganong calls nga siguro na nakakaligtaan dito ng exe. That's why nagre-result yun sa defeat. Pero meanwhile, kabaliktaran naman yon para dito sa Workhorse Force na nakikita natin, a rookie team, pero mukhang na-breed nila yung sarili nila na magkaroon ng disiplina. Saka ang bilis din mag-adapt ng Workhorse Force. Like, pagka nagkaroon sila ng like even a match na loss, ang bilis nilang makakomeback sa susunod na magiging laban nila or sa susunod na series nila. Pero kung papansin mo dito, Manji, na Execration, they are somehow banning yung mga hero dito ni Unravel. Unravel, tsaka ni RTZ. Yup. Yung Selena dito, respecting the capabilities ng work na gumawa ng tempo dito. Mm-hmm. Nabanggit din yun ng panel natin kanina about Unravel dito. So yeah, good bands para sa Exe, pero priority pick naman para dito sa Granger. Parin, lakas ang Granger ngayon eh. Yes, and pwede mo rin ipandeny din kasi yan kaya, no, kay KelVJ eh. Yeah, KelVJ, may mga times talaga siya whenever he has this kind of early snowball, nadadala niya talaga yung buong Execration squad. Totoo. Meanwhile, ito, nakita natin to. Specifically, itong Ling with this Angela. Angeling, yeah, agad! Yan yung combination. Pero ito, matanong kita, Manjin. Kasi, for Execration, mas preferred ko or nakikita ko na ang mas iba yung snowball nila whenever nagkakaroon ng hero si Etomax. Na parang may damage kagad. Like, of course, Selena kasi, ban na eh. Oo. Like, yung mga Kagura niya, even Louie, di ba, mas high impact. Pero, at most likely, this Angela would be an Etomax hero or hindi pa natin masabi. Pero, ang ano dito is paano yung magiging gilid ngayon dito ng Execration. Dahil ang katapat nun, it's gonna be Trimar, TZ, and Kusei. May mga times naman ka Zero Blue na ang Angela ay nilalagay mo sa tank role. Pwede. At pwedeng ito yung mid na mage role. Kaso knowing Execration, we've seen this a couple of times sa kanilang laruan na Angela yung nagiging tank. Mm-hmm. Angela yung nagiging mid, and then Chakno will pick a setup hero. Parang mas gusto nila na si Chakno yung comfortable doon sa tank role. Meanwhile, yeah, may punto ka eh. Maganda yung punto mo na si Etomax kasi may capability din siyang kumil. Yes. So kapag kinuha niya itong mga passive na ano ba tawag dito? Yung Nice One Baby. Meta, okay. Parang nabibitin tayo. Oo, sa galaw, no? Oo. Pero to be fair, yung Angela, talagang kailangan mo siyang iwan sa gitna. And like what you mentioned, ito yung mga hero dito ni Chakno. Yan. Yun na nga. Itong Kufra na to, it was mentioned on the panel din na talagang out of meta, pero pagka si Chakno ang gumagamit, talagang nagagawa ng paraan. Totoo. So, yeah, like itong Angela na to would just simply stay on the mid lane and most likely just use the heart guard kung saan siya kailangan. So, parang masishift mo rin siya na parang magkakaroon ka ng 4
V1. Ayun nga, diba? Eh. Pagka nag-rotate doon, as well, the Flinch Boys, ang bilis lang naman din tumalon-talon sa pader ng Ling. And correct. An easy, kumbaga, Dice One Baby, pasok agad. Easy pick-off dito on the side of Four Coaster Force. Ito, ito kasi nangyari, Rob, eh. Nagpakita na kagad ng plano. Mm-hmm. Yung execution, ikaw, na-explain mo na. Nagpakita na kagad dito ng pwedeng gawin ng execution. Meanwhile, medyo may pagka-secretive pa, eh. Oo. Yung Work Coaster Force, kasi magkakaibang roles mm-hmm. ang pinili nila dito and ang taas ng late game. Potential, Lunox at Granger. May kasama pang Alice. Yes, and kailangan maging maingat dito ng Angela. Ito na sumisikat yung mga move ng mga dong the Ruby Didi Lunox. Ruby Didi Lunox, so, eh, no? So, pwede kang pasukin kagad dyan sa backlines given meron pang Alice na pwede rin tumalon or rather mag-flowing blood papunta sa'yo. So, medyo tricky to for the side of execution. Nagamit na nila to. Itong Angela na to, mga kaibigan, you have to look at it kung paano ang kanyang positioning kasi crucial to para kay KLVJ sa yeah. mga pasok, yung mga risky na pasok niya. Ooh. Kailangan niya yung sustainability nitong Angela. And ito, Manjin, ito yung the double tank setup. Kumbaga yung nang mamama. Yeah, pero ang sagot again ng Work Oster Force ay criticals mm-hmm. at saka yung percent damage dito ng isang Lunox. Ang ganda nung binanggit mo na Ruby Didi. Parang known kasi yung Ruby Didi Lunox na player yun, eh, di ba? Sa mga yes. di nakakalam, no? Mm. Yung magpa-flank tapos talagang bato ng Chaos Assault. Chaos, oh, yung the Chaos Boy. Ang gagawin kasi nun, eh, parang mang-zone out ka muna ng Order Brilliance. Oo. Tapos pagtapos nun, biglang nagsaspam na ng Chaos Ball. Oo, so, nga, eh. Yeah. Uy. Pero ang sagot dito, ha, ang ganda rin ng answer dito ng Work Oster Force. Like, I like sobrang it. Sustainable ng gilid nila dito. We've seen Tree Martizzi pagbuha dito sa Work Oster Force. Yung kung naaalala mo, yung hinatak niya. Yeah. Yung mga kalaban to the point na nawala na sa formation. Tapos na-flank nila Chu yung likod. Yun nga, eh. Kahit na merong back siya dito, sabi ni Tree Martizzi, ako pa rin ang mas makunat. Wow, para sa dito sa Work Oster Force, this is a classic mm-hmm. na lineup para sa kanila. And kung papansinin mo yung lineup ng Work, hindi sila nagiging effective kapag nasa Nice One Baby sila. Kasi lahat ng heroes nila may capability to kill. Yes. Kung iisipin mo, ito yung mga types ng heroes nila na gusto nila bakbakan, gusto nila suntukan, and knowing execration, nako, mukhang maraming suntukan, maraming team fights ang mm-hmm. ating makikita sa laban na to, Rob. Most likely. And ang ganda pa dito, no? Titignan mo rito for execution. Alam mo yung parang ang mobile nila. Diba napag-usapan natin kanina, they're come to a point na kung saan pupunta si Chuck, no? Kasama doon yung Angela with the Link, tapos kung sino may nandun. Tapos kung isipin mo, even yung kanilang backshot, pwede lang just simpleng mag-Shield of Unity papunta doon sa team fights. Kumbaga, ang bilis ng team fight for the side ng execution. Yeah, pero ang bilis nung nila, ang bilis ng rotation nila mm-hmm. dito, Shield Unity, meron ka pang lipad-lipad mula sa Ling, meron ka pang Angela presence, global presence ang pwede natin makita dito sa side ng execution. Here we go, nagsalita na ang announcer na smash them. And of course, we would like to remind everyone that this tournament, MPL, is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Ito na ang rotation, Rob Luna, na mangyayari. Kelrang nasa baba, pero block agad, ah. Mm-hmm. Para kay 3Z dito sa top lane. Kailangan talagang unahan nila to, eh. Kasi posible kasi yung invade. Ito, katulad nito. Makukuha ba ang purple buff ni KLVJ? Good attempt kay Unravel yon. So, pwede nating pansinin dito yung mga gilid ng Work Oster Force. Sige. So, itong Uranus na to, we all know yan, nagka-cut ng lanes yan. Even itong Alice na to. So, sabihin na natin, meron tayong like power spike dito sa Work Oster Force na parang scaling sobra yung dalawang gilid nila. And ngayon, nasa execution, yung parang bola kung paano mag-i-initiate. Kasi kailangan nilang may ma-shutdown at least isang side lane dito ng Work. Ito yung type ng mga side lane na tinatawag nating static side lane. Mm-hmm. Yung mapapanatili mo lang na buhay yung side lane mo kasi yung skills mo. Yung Uranus at saka yung Alice, ito yung mga type kasi na hindi kailangan tumarget, eh. Pindot-pindot lang. Uranus, second skill lang. Yung Alice, ulti-ulti lang. Yung mag-ionic ka lang. Exacto. I mean, pag sa Uranus, gagawin mo lang dyan, magpapakagat ka lang dun sa crab sa gilid. Oo. Diba? So, kasi ang point kasi nun, mga kaibigan, kailangan mo lang i-maintain yung stack mo. Yeah. So, sustainable ka na, kahit iwan ka na dyan sa mismong, nasa top lane si Tree Martizzi. Tapos, meanwhile naman, sa baba, tingin ko dito, execution, medyo kailangan nilang pansinin si Kusei. Yeah. Kaya ito yung punto mo, na tama kayo, kasi kung harit ka, mm-hmm. tapos,
Baksha ka, ito yung type kasi ng lineup na sasama. Yes. Na kailangan kumil, kailangan sayang yung Zaman Force, makapush ka, sayang yung stun nung Baksha Shield Unity, sayang din yung Poissons yep. na meron ka. So, tama ka, execration sila dapat ang magdikta mm-hmm. ng laban dito. Kasi even though maganda yung sustain ng work, yung damage output ng Alice, Granger, Lunox in late game, mm-hmm. ang sakit. Yes, buti na lang may pambalasa yung work Oster for sa early to mid game eh. Kasi ang mangyayari dito, mag-group up talaga ang execration given may dalawa pa silang tank. So, Lunox, vital siya rito kasi alam natin na nagpe-penetrate talaga yan yung damage na hindi masyado na ano for the magic defense. Totoo. So, siya talaga yung bubutas dito sa mga tanky heroes ng execution. Speaking of butas, naghanap ng butas dito si Trimar pero nakaabang agad ang exe. Sabi ng exe, napanood na namin yan. Oh, hindi no. Hindi pwede yung ganong galawan as Trimar will fall down. Mabibigay ang kill kay Renjo. Kailangan din maging careful dito ng side ng ano. Ng work Oster Force given itong kufra nito ni Chaknu kasi ang dami niya rin pwedeng i-cancel with the bouncing bully even oo. Yung flowing blood ng isang Alice. So ngayon for this part of the at this point medyo hawak to ng execution. Yeah. First turtle pwedeng most likely kokontesto ng work pero look at it on the mid lane. Napalaban na sila dito, kakabuo lang na Nimble Blade dito ni KelBJ at sabi niya gera na as RTZ just pop the heal. Kamuntikan pa dito si Ito Max pero meron din siyang love waves to get away. No kills whatsoever for that fight. Pero Rob Luna, sino ba nakakreate ng space dito? Magto-turtle na kasi. Yun, most likely ang nakakreate doon ay work dahil napauwi naman nila pero hindi pa naman nagre-respond yung Lord. So kahit papano aabot pa and props to Eto Max na flicker out niya pa yon yung isang normal attack ng isang show. So ngayon, nakapwesto na ngayon dito si Chu doon sa mismong turtle. Alam yeah. ito nila Chaknu. Parang ngayon ko lang ata nakita si Chu mag-Granger, no? Mm-hmm. Most likely, no? Claude or Lancelot. Yes. So ngayon, with the rise of this Granger, nakita natin paano ba gagalamayin to ni Chu. In tama ka, Rob Luna. Work ang nauna dito sa turtle at mukhang sila pa may plano sa bandang gitna. Magre-reset ang ating game and look at that, the setup is real. Hindi na kailangan dito yung sipa ni Unravel. Wala rin kasi talagang panta kasi Ito Max doon eh. Alam ng work na nagamit niya yung flicker niya kanina. Well time pick off for work Oster Force getting the first turtle tapos nakuha pa nila si Ito Max doon yeah. sa gitna. So ngayon pwede nilang kuluguluhin ngayon dito si KelBJ on his orange buff. May Little Wanderer ka na, may space ka pa dito sa top lane. Nako, work Oster Force, nakita na nila yung power spike nila pare. Tsaka ang bilis nun. Mm-hmm. Yun yung talagang communication. Biruin mo ha, pagkasabog pa lang ng bala, yung Cho, sinasabayan yung bala nung Granger. Oo, kumbaga synchronized talaga. Maganda talaga yung pinapakitang chemistry dito ng work Oster Force. Pero right at this point, Manjane, medyo nakakabawi ngayon dito si Kusey. Na-mention natin kanina na siya yung kailangan pansinin. Pero it looks like yung 1v1 nila sa lane with Kelra and Kusey, medyo somehow Kusey pa yung mas nakakalamang kasi nakakapag-cut na siya, confident yun na siya mag-cut ng lane. Yun nga eh. At hindi rin siya papalag talaga sa isang Harit eh. Alam natin yung Harit, talos parehas din ng Alice. Kailangan pa yung Zaman Force. Pero kasi pwedeng kumalis-alis lang si Kusey. Ayan o, maglulukuhan lang sila dyan eh. Exacto. Ito kasi ang pinakamaganda pag nakakat mo yung lane mo. Mas mabilis ang responde mo sa mga kakampi mo. Look at that, Chaknu. Speaking of responde, ang ganda na damage output dito ng side ng work Oster Force. Pumasok na si Eto Max kay KelBJ. Pero bitin pa rin yung sustain dahil napakasakit talaga ng mga bala ni Chu dito. At may bonus, may kasama pang buff. Oh no, sunod-sunod ang delubyo dito, Manjin, ng execration. The pick-off doon sa bottom lane, so may nasama pa doon si KelBJ. Right at this point, unti-unting lumalaman ngayon ang work Oster Force. Nako, binait pa dito yung Zaman Force. Grabe yung bait doon, man. As the juggle is gonna be real para dito sa turret damage, work Oster Force with another crucial pick-off and will definitely control this mid-game fight. 4 minutes tayo, 4-1 is the scoreline. Ginagawa na ngayon dito ng execution, Manjin. Parang nagre-resort na sila into plan B. Like they were actually cutting the waves doon sa may top lane para mas maging kompleto sila dito sa third. And a steal! Aray, kamuntikan pa. From KelBJ. Sabi ni KelBJ, ako din, saglit lang. Di pa tapos ang laban. Pero Rob Luna, maiba tayo ah. Ano yun? Tuloy-tuloy dito ang ginagawa ng work. Yes, nako, pulado dito si Renjo. Grabe. Pero parang ang nangyayari dito, pare,
space created din eh. Kasi kung iisipin mo, yung tatlo dito sa work, yung Cho, yung Lunox, at saka yung Granger, kayang pumatay ng dalawa, tatlo eh. Totoo, totoo yun. Ito, na-force pa ngayon dito. Aray! Yung Tempest of Blade kay LVJ, mukhang mapipick off na naman siya dito, Manjin. Nako, tagilid ang Bayport. Trinay na lang ni KLVJ lahat ng kanyang makakaya, makawala. At mukhang tuloy-tuloy na ang pag-snowball ng Work Oster Force, Rob. Ito ang nagiging problema ngayon sa execution eh. Malakas sila pagka magkakasama sila. Pero ang ginagawa dito ng Work Oster Force, they just go for the run and gun. Pinipick off lang nila pa isa-isa, then they get objective after that. Katulad nun, pag-pick off sa top lane, kukunin ngayon nila yung purple buff dito ni KLVJ. So, sunod-sunod ang problema ngayon ng execution. Calculated! Nakuha pa ni Unravel! Oh no! Can they get the Cho or TZ Buhay din? Yung maliit na lang na purple yung iniwan kay Kill. Oh no. Ginugutom na ngayon muli ng Work Oster Force ang execution. And Rob Luna, ang hirap na nito, hindi execution trying their best to get initiations, to get kills. Pero wala silang damage. Wala talaga. Look at that. Even Unravel, ganun siya ka-confident na pumasok doon. Pero he actually overstayed doon. Manjin, ang tanong, makakatakas ba? Nakatakas nga! Oh. Na super slow pa tapos na critical pa ni Granger, Work Oster Force. Men, ang hirap na nito. Kumbaga, yung execution, super trap na to, men, yung execution. Ito yung type na, kumbaga sa relasyon, ito yung type na tinanong ka ng girlfriend mo, mahal mo ba ako? Hindi. Kahit ano sagot mo doon, talo ka. Ganun nakatrap yung execution ngayon. Ganun na nga. Kailangan mo isagot lang yung ang sagot na lang dito for the side of execution is just get a better pick. Kaso, yung plan B kasi dito, Manjin, I mean, with the link, yung pwede kang sumegue, pero medyo malabo dahil yung dalawang gilid ng Work Oster Force, Team RTC, together with Kusei, sobrang hindi mo sila nga mapaalis doon. Umiikot lang yung tatlo sa gitna. Not Makils. Yung Uranus kasi ito yung type ng hero na kahit yung favorite to ng tito mo eh. Alin? Yung Uranus. Yung Chicharon. Yung Chicharon ay sobrang kunat. Tapos yung Ali sobrang kunat. Kumbaga, nung nakita ng work, aba, nag-link kayo, Angeline, split push kayo. Sabi nila, paano kayo makapag-split? Kung yung dalawang gilid namin, Not Makils, maunat. Oh, at ang sila pa nga mismo, yung nagsisplit push doon sa dalawang gilid dito ng work ng execution. So, right at this point, this is a low scoring match, Manjin. Pero look at the goal, this is 6,000 na deficit for execution. So, ngayon nagkakabuo lang ng DHS dito ni KLVJ. Good item, to be honest, para maano niya yung mga like yung kunat dito nila Trim RTC, ma-address niya. Pero kasi ang mangyayari ngayon dito, Manjin, sunod-sunod, papasukin at i-invade na lang sila dito. Ng work, lalo na yung outer turret nila sa gitna, inabasag na rin. Ito pa mahirap dyan, Kuya Rob Luna. Hindi rin makakapasok agad si KLVJ. There you go, the setup coming in. Mega kill para dito kay Chu. Ayun na nga, yung unang kill para sa side ng execution. Make the second kill. Pero ito na yung follow-up na sinasabi natin. Sa wakas, makukuha nila si Chu dito. Masyado ba nag-overextend ang work? Hindi. Dahil sabi ni RTZ, ako ang bida. Kiss balls. Sabay, ilabas mo na rin yung brilliance. RTZ will manage to get one. Habang si KLVJ, clean up crew na lang. May undi pagbawi ang exit dito. Kosei Pulado, natusok pa. Kiel BJ! Double kill for Kiel and execution will manage to defend the second tower dito sa baba. Actually, Manjin, that's a good fight for execution. Yung trade na yon, sabihin na natin nagkamatay-matay yung ibang members ng execution, you would want that. Bakit? Nakuha nila dun si Chu, nakuha nila si Kusei at si RTC. Magandang breathing room yon para dito sa mga tropa natin for execution. If nakuha pa nila si Trim RTC, mukhang kahit papaano, mababawi nila yung nilugi nila sa early game. Kaso hindi nila nakuha si Trim RTC dito, kamuntikan. Kung titingnan mo yung lineup ng execution dito, pare, no, may damage to eh, late game eh. Kaya eh, may Harit, may Ling. Ang magiging dilemma lang nila is that hindi na nila magagawa yung split. Kailangan talaga nila manalo sa fight, sa clash. Parang ganyan, pasok ngayon si KLVJ, palado si Trim RTZ. Pero ayun, si Kosei for the follow-up. Nawala si Trim RTZ dito habang sabi ng XS, sige, gera tayo, tuloy-tuloy ang suntok. Habang si RTZ ang kanilang main target. Wow! Oh, wow! Execration! Kahit na nalulugi sila, yung global presence na meron sila nagdadala dito, Rob! Nako, eto na. Nararamdaman na natin dito si Chuck Mamba. Sinimulan niya yun doon with the Tyrant's Revenge. Dinikit niya sa pader at katulad ng ganyan, isa-isa nilang napipitas ngayon ang mga members ng Work Oster Force at mukhang magkakaroon pa ng libling Lord Banjin. Kakasabi mo lang, Rob Luna, Chuck Mamba for the win! Ay, nakita! Grabe yung ano!
Spider senses ni Chuck Mamba dito. Makamandag talaga si Chuck, no, pare? Makamandag sa makamandag. Yung 6,000 deficit kanina, wala na yun ngayon. Nabawi na rin nila pati doon yung Lord. Ito na, mukhang nawala na yung tinaguri ang miscommunication ng execration. Oo. Napansin mo doon, pagpasok ni Chuck, no, diretso agad si Kel VJ, hinabol nila, 3 Martizi. Nung nabura siya doon, unti-unti na, nawala execration. Wow. Free Lord ngayon sa kanila. Paano ngayon to i-address ng Work Oster Force? Grabe, Rob Luna, no? Sabi ng execution dito, Kuya Rob Luna, Kuya Manjin, ano sinasabi niyong trap card na kami? Easy ka lang. Easy lang kayo. Masakit ang damage output namin. Nakakuha ng double kill. Ang nangyari, yung work, sila yung nadali doon, nag-overextend sila doon sa baba, Kuya Rob Luna. So ngayon, magiging even. Bigla yung ating laban to the point na yung mga power spike ng isa't isa, depende na lang talaga sa galaw to. Ito na kasi yun, man, Kuya Manjin. Yung dikit-dikit, sama-sama, ito na yung kalakasan talaga ng execution. Speaking of kalakasan, nako, malakas din yung pag-initiate dito, of course, Unravel. Ng work. Habang si Unravel ay mabubuhay pa, ang gandang pasok dito ni Angela kay Kia BJ. Meanwhile, sa amin, oh! Of course, oh no, pero sabi dito ni Chu, saluin nyo yung mga bala ko. Habang may pangalawang bala na naman, dito si Kozey. Execution will fail on that attempt. Meanwhile, work naman ang unat pa rin talaga, pare, ng isang Uranus. Ang daming binuhos, pero buhay na buhay pa rin. Yes, pero somehow, hindi pa tapos dito, Manjin, ang laban. Tuloy pa rin. Tignan natin kung makakapag-poke lang bala. Waves para kay Ito Max dito. Kakapit dito yung puppets on the string. Pero, oh! Nice! Flicker out para dito kay Ito Max to dodge it out. Habang si Unravel na will pay for the price over extensions. Para dito sa Work Oster Force. Exactly. Ang ganda na ngayon. Mukhang nag-online na dito, mga kaibigan, si KLVJ. Napansin mo yon, yung on-point flicker out doon ni Eto Max. Napuntikan pa siya mag-pick up nila Unravel. So right at this point, medyo nadiderail yata. Medyo namomoblema yata ngayon yung Work Oster Force. Kanina, yung dalawang gilid nila, hindi halos mapasok ng execration. Pero pag nagsama-sama yung buong kuponan, parang kinukulang. Yun nga, eh, kasi kung iisipin mo, may damage output yung exe. Una, meron silang harit mm-hmm. Tapos kasi yung poison exactly na ratio, hindi ka pwedeng basta-basta mag-atake-atake yung Uranus kapag na poison ka nung back siya. Oo nga. Saka ano din eh, mapapansin mo rin dito si Kelra, parang nakakasayaw-sayaw na rin talaga. Galit siya eh. Sa kanyang Zaman Force. Look at the itemization. Calamity Reaper, Feather of Heaven, Holy Crystal, tapos kaya siya nakakapag-sustain dahil sa concentrated energy. Yun nga. So ngayon, ang tanong, ano na dapat gawin ng Work Oster Force dito, Rob Luna? Masakit na yung execration. Ito na naman, Trimar TC. Si Trimar, alam nating matikas yan, pero tignan natin, inaabot siya ngayon, gano'ng kakunat. Si Trimar na po poison! Hindi kaya. Trimar is now down. Ganda na Rob Luna dito ni ano, ani Chuck, no, Manjin, ha? Chuck Mamba. Oh no, huli dito si RTZ. Unravel is here for the counter go. May sipa, pero ayon yung brilliance out dito ni RTZ. Habang si Narenjo ay nandoon, flowing blood para ko say dito, nothing will happen yet. 11-11 is the scoreline. 4-5 Work Oster Force. Sila pa rin na magdidikta ng laban dito sa gitna. Kailangan din maging maingat dito ng execution. Kasi nakita mo yon, the counter engage nang galing sa war. Yes, nagamitan nila na ultimatean dito ni Chuck No doon si RTZ. Pero mabilis makakatakas yon, as long as hindi siya mababurst. And yung positioning din ni Chu, ang ganda doon. Kaya na kailangan umag-out din. Mutikan pa nga ma-pick off doon si KLVJ. Right at this point, Manjin, sabihin na natin, even in terms of the gold, pero yung sama-sama teamfight, ito yung kailangan nating abangan dahil 10 segundo lalabas na ang Lord. Umaabot na tayo sa puntong pataas na ng pataas ang dead timers dito. Unravel, napamali ata ng pwesto, nahuli dito ni Chuck. No, Unravel, meron siyang immortality dito, pero yung Lord ay na-enhance na. Mahabol. There you go, humabol na ngayon si KLBJ. Unravel will pop the immortality. Yun yung brilliance ng RTZ dito, pero buhay pa rin ang lima sa execration. Nako, binugbog na dito si RTZ. Tatlo ang nawala sa side ng work. Habang sabi ng exe, here we go again, going in for the mid lane. Pasok dito si Chuck, no? Ultimate para kay Kosei, at basag lang yung tore. Mukhang magiging libre na naman yata ang Lord for execution. Ito ngayon na nagiging problema kasi dito ng Workman Jin. Yung Granger kasi nila, yes, he has actually the item. Dito si Chu, pero linear kasi lahat ng damage mo. Ay, the Death Sonata, yung Rhapsody. Pero paano kung may dalawang mama sa harap mo, may dalawang tanke yung na nagsusoak up lahat, nag-aabsorb lahat ng damage nung mismong damage dealer nyo. Ano nang gagawin nyo? Yun nga, no? Kung pwede lang sumigsag yung bala ng Ranger, ginawa na ni Kosei.
Kaso hindi pwede. Padiretso lang yun. Diretso talaga. Hindi siya bumibiglang liko eh. So, ngayon, parang mabibitin yung damage doon na Rob Luna. Sayang yung kalamangan ng work kanina dahil yung execution known to really go for the comeback plays, unti-unting pinapanalo tong laban na to. Kung ating aalalahanin ng Season 6 Manjin for execution, sila ang tinaguri ang the 18-minute team. Kasi once na umaabot sila sa point na yon, bihira silang matalo. Yun nga. Pero delikado na yung 18 minutes kasi alam mo naman, TikTok timers na ngayon. At isa din ang work sa mga biktima ng mga unang games na may TikTok timers. Tignan natin kung paano to gagalamayin ng work. How can they defend this? Execration, Chaknu, there you go. May stretching na magaganap dito. Kelra, ay napa, sorry, KelBJ, nandun sa malayo. Main target nila ngayon si Dream Martizi. Si Renjo ang nasa harap ngayon. Napop niya ngayon dito ang kanyang poisons. Chaknu is here, pero walang tatamaan. KelBJ coming in sa kanyang mga tusok movements. Si Dream Martizi ang kanyang tinarget. Anong kunat? Kunat? Walang makunat. Kay Kiel, sabi niya, kasama pa si Ito Max. Execration, we managed to take out three heroes para sa work, Austin Force. Nakita mo yon, Manjin, tinanggap lahat ni Renjo yung sakit, nilapag niya lang yung revitalize at kinuha niya na lahat ng mga ultimates, ng mga damage ng work Austin Force. Yes, namatay siya doon. Ano naman ang kapalit? Tatlong hero at dalawang tore, magawin mo pang tatlo. Oh my! Ang lupit ng comeback na to para sa Exe. Kelra na papasok na ng Zaman Force. Work Oster Force once again. Nabitawan dito yung sobrang taas na lead. Execration gets.